Magandang araw mga bata! Ngayon ang pag-aaralan natin ay tungkol sa asignaturang Filipino para sa baitang ikalawa. Ang ating paksa ay sanhi at bunga at ang paglalarawan ng katangian ayon sa kilos na ipinapahayag. Bago natin umpisahan ang ating aralin, gusto ko po lamang bigyan ng pagkilala ang sumulat ng module na ito. Maraming salamat po! Mga bata, tingnan ninyong mabuti ang mga sumusunod na mga salita. Basahin natin ito isa-isa. Ako, sila, ikaw, tayo, siya, kayo. May naaalala ba kayo sa mga salitang ito? Magaling! Ito ay mga salitang panghalip-panao. Ang panghalip-panao ay salitang ipinapalit sa ngalan ng tao. Mga bata, gusto niyo bang makinig ng kwento? Okay, kung ganun, makinig mabuti sa aking kwentong babasahin tungkol sa magkaibigan. Ang pamagat ng kwento ay Ako at ang Aking Kaibigan, ang Pista. Isang umaga, narinig ni Vina ang malakas na sigaw ni Jose. Ben! Pista ngayon sa San Vicente. Tinawag rin niya sina Vic at Rina. Sama na kayo't masaya ang pista roon. Makipista tayo sa bahay ni Nadina, ang wika niya. Ang magkakaibigan ay mabilis na nagsipagpihis at umalis na. Habang sila ay nasa biyahe, pinag-uusapan nila ang mga kakainin nila roon. Nang makarating sila sa San Vicente, dumiretso sila sa bahay ni Dina. Inasikaso sila at pinakain. Sa dami ng kanilang nakain, sumakit ang tiyan ni Jose. Binigyan siya ng gamot ni Dina at pinagpahinga. Nang maging maganda na ang pakiramdam ni Jose, ay nagaya naman si Dina para ipasyal sila sa plaza upang manood ng mga programa. Kinahapunan, umuwi ang magkakaibigan ng masayang-masaya. Naunawaan ba ninyo ang kwentong aking binasa? Kung gayon, sagutan natin ang mga tanong. Basahin at bilugan ang letra ng tamang sagot. Unang tanong, sino ang nakarinig ng sigaw? A. Dina, B. Vina, C. Rina. Magaling! Pangalawang tanong, sino ang sumigaw? A. Ben, B. Vic, C. Jose. Mahusay mga bata! Pangatlong tanong, sino ang una niyang tinawag? A. Ben, B. Rina, C. Vic. Ang galing mga bata! Ang pang-apat na tanong ay, saan sila mamimiesta? A. San Vicente, B. San Pablo, C. San Carlos. Mahusay! Number 5. Isang umaga, narinig ni Vina ang malakas na sigaw ni Jose. Ben! Pista ngayon sa San Vicente. Ano ang masasabi mo sa ikinikilos ni Jose? A. Masaya, B. Malungkot, C. Nagalit. Ang huhusay mga bata! Suriin natin ang dalawang pangkat na meron tayo. Ang una, ang pangkat A, sanhi, at ang pangalawa, pangkat B, ang bunga. Ang una ay, gutom ang bata. Kapag gutom ang bata, ano kaya ang mangyayari? Magaling! Ang bata ay iiyak. Pangalawa, kumakain ang mga bata ng gulay. So, pag kumakain ang mga bata ng gulay, sila ay magiging malusog at malakas. Okay, panghuli, nawala ng preno ang sasakyan. Ano kaya ang maaaring mangyari? Maaaring ito ay makabangga sa poste o maaksidente.
So, ang una, pangkat ay tungkol sa mga sanhi at ang pangalawang pangkat ay bunga. Ayon sa sinuri natin kanina, masasabi mo ba kung ano ang tawag sa mga salitang nasa pangkat A at pangkat B? Kung ang sagot mo sa pangkat A ay sanhi at pangkat B ay bunga, tama ang iyong sagot. Ating alamin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng sanhi at bunga. Ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ito ang tawag sa dahilan kung bakit nangyari ang isang pangyayari. Ang mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Una, masipag siya sa pag-aaral. Pangalawa, ang mga tao ay palaging nagtatapon ng basura sa kalsada. Ang bunga ay siyang kinalabasan o dulot ng naturang pangyayari. Ang mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Kaya mataas ang marka niya. At kaya ngayon ang ating lugar ay binabaha. Ngayon, sagutan natin ang gawain 1. Piliin ang sanhi at bunga sa mga pangungusap sa ibaba at isulat ito sa kahon. Ang unang pangungusap ay, madaming kinain si Jose kaya sumakit ang tiyan niya. Ang sagot ay, madaming kinain si Jose. Yun ang dahilan, kaya ang naging bunga ay sumakit ang kanyang tiyan. Pangalawang pangungusap, nanood ang magkakaibigan ng programa sa plaza, kaya sila ay masaya. Ang sanhi ay nanood ang magkakaibigan ng programa sa plaza. Ito ang dahilan. Kaya ang naging bunga ay naging masaya sila. Okay, sila ay naging masaya. Ngayon, paano mo mailalarawan ang magkakaibigan sa nabasang kwentong ang pista? Batay sa kilos, sinabi o pahayag? Magaling! Ang magkakaibigan ay masayang masaya. Okay, dapat natin tandaan na ang paglalarawan ng katangian ng isang taungan ay maaaring mahinuha sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang kanyang ikinikilos, paano ito nagsasalita, at kung paano nagpapakita ng kanyang naging reaksyon sa mga sitwasyon sa kwento. Okay, ngayon, sagutan natin ang gawain 2. Isulat sa inyong kwaderno ang letra na naglalarawan sa tauhan sa kwento ayon sa kilos, sinabi o pahayag. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang sagutan ang bawat katanungan. Unang tanong, Ben, pista ngayon sa San Vicente. Anong masasabi mo sa pahayag na ito ni Jose? A. Nagagalak, B. Nalulungkot, C. Nabigla. Pangalawang katanungan, ang magkakaibigan ay mabilis na nagsipagbihis at umalis na. Ang kilos na kanilang ipinakita ay A. Nasasabik, B. Nagmamadali, o C. Nagsisitakas. Pangatlong tanong, habang sila ay nasa biyahe, pinag-uusapan nila ang mga kakainin nila doon. Ano ang masasabi mo sa kilos na ito? A. Nasusuya, B. Natatakam, C. Nagugutom. Pang-apat, sumakit ang tiyan ni Jose. Binigyan siya ng gamot ni Dina at pinagpahinga. Si Dina ay... Letter A, masinop, B, mapagbigay, C, maalalahanin.
Okay, ang panghuli ay, nang naging maganda na ang pakiramdam ni Jose, nag-iya si Dina para ipasyal sila sa plaza upang manood ng programa. Si Dina ay A. masiyahin, B. maasikaso, C. magala. At ang panghuling gawain natin para sa araw na ito, magdikit sa band paper ng 5 larawan at sumulat ng pangungusap tungkol sa larawan na nagpapakita ng sanhi at bunga. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Magandang umaga mga bata!